Ang aming bansa ay blessed na blessed. Yes. Yes. Pagpapalain po sa pangalan ng
Yesu ang lahat ng tao na. Amen. Amen. Sige po, isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa? Mabuti lamang po ba kayo? Amen! Ayan, sa lahat din po ng mga nasa online, isang maganda at mapagpalang linggo sa inyong pong lahat. Sa oras po na ito at sa pagkakataong ito, tayo po ay patuloy na magkaisa at sama-samang magpuri, sumamba, at patuloy na papurihan, pasalamatan, at dakilain ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ang tanong, excited na po ba tayo magpuri sa ating Diyos? Yes. Tayo nga po ay sabi ko ng malakas na amen? Amen! Kung tayo po ay handa na magpuri sa ating pong Panginoon, iwan natin ang ating pong mga bagahe, ang ating mga bitbiti ng ating pong mga puso at patuloy po natin itong ibigay sa ating pong Panginoon. At sa oras po na ito, itoon natin ang ating pong isip, ang ating mga puso, ang ating mga buhay upang siya ay papulihan, upang siya ay pasalamatan at patuloy na ating alalahanin yung kanyang katapatan sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Amen! At sa oras po na ito, inaanayahan ko po ang bawat isa at tayo po ay magsisimula na sa ating pong gawain at simulan po natin ito sa ating panalangin. Yan, sige po tayo po lahat ay tumayo at patuloy po tayo magpasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord God, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat, Lord God, sa buong buwan na ito, Panginoon Diyos, na kami ay patuloy mong iniibig, minamahal, Lord God, patuloy na kami ay kinakalinga mo, Lord, at patuloy nagpapasalamat po kami, Lord God, sa buhay na meron kami, sa pamilya na meron kami, Panginoon, sa mga kaibigan na meron kami, at higit sa lahat, Lord God, sa Diyos na meron kami, Panginoon Diyos, na patuloy na nagbibigay ng maraming pagpapala sa aming po mga buhay. Nagpapasalamat po kami, Lord God, sa nagdaang linggo na patuloy ikaw, Lord God, yung naging source ng aming pong kalakasan, ng aming kagalakan, ng aming pong kapayapaan, Lord God, ng aming pong pananampalataya upang sa gayon, Lord God, lahat ng mga pagsubok na aming kinaharap ngayong linggo ay mapagtagumpayan ng bawat isa. At nagpapasalamat po kami, Panginoong Diyos, dahil ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumagawa ng maraming himala, kumikilos ka, Lord God, sa aming pong mga buhay, Panginoon, anuman, Lord God, yung dinadalo ng bawat isa, Panginoon, ng mga bagahe, ng mga pagsubok, Lord God, sa araw-araw, ikaw, Panginoon, ang nagpapatibay ng aming mga puso, ang nagpapatatag nito, Lord God, at ikaw lamang, Panginoon, yung nagiging kublihan namin sa lahat, Lord God, ng mga takot, pangamba, Panginoon Diyos, na aming pong nararanasan. At nawa, Lord God, sa araw po na ito, patuloy na pagkalinisin mo po yung aming pong mga puso, Lord God. Dalisayin mo, Lord God, yung aming pong mga puso sa lahat ng mga kasalanan, Lord God, mga pagkakamali, mga pagkukulang namin sa iyo, Lord God. Tunay, Panginoon, bago po magkaroon ng great revival dito sa buong Pilipinas, sa aming pong bansa, magkaroon po muna ng pagbabago, Lord God, sa puso ng bawat isa. At nawa, Panginoong Diyos, sa araw po na ito, Lord God, sa aming pong mga gagawin, sa aming pong pananalangin, sa aming pong pagpupuri, pag-aawitan, Lord God, sa aming pong pakikinig at pag-aaral ng iyong salita, nawa, Lord God, patuloy mo mangusap ka, Lord, sa puso ng bawat isa, Panginoon. Turuan mo po kami, Lord God, at patuloy, Lord, na samahan mo po kami, iparanas mo po sa amin, Panginoong Diyos, ang iyong pagkilos, ang iyong presensya, Lord God,
ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian, Lord God. At tunay, Panginoon, ngayon pa lamang, Lord God, kumikilos ka na, Lord God, sa aming kalagitnaan. At naniniwala kami, Panginoon, na mayroon kang gagawin kamangha-mangha sa simbahang ito, sa buhay ng bawat isa, sa aming komunidad, sa aming pong mga bansa. At nawa, Panginoon, sa araw po na ito, Lord God, maibigay po namin yung the best na napapuri namin para sa iyo, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon Diyos, ang maluwalhati. Ikaw lamang, Panginoon Diyos, ang maparangalan. Ikaw lamang, Lord God, ang madakila. Ikaw lamang, Panginoon Diyos, ang mapapurihan sa aming pong mga buhay. And even, Lord God, sa online, bagamat hiwa-hiwalay, Panginoon Diyos, ang aming pong mga lugar, meron dito sa onsite, meron sa online, galing sa ibang panig ng Pilipinas, sa ibang bansa, Panginoon, magkakaisa yung aming pong mga puso para patuloy kang dakilain at pasalamatan. Sa oras po na ito, Panginoon, sa iyo lamang po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay sumigaw at magsabi ng malakas na Amen! Palakpakan mo natin ang ating po, Panginoong Diyos! Yan, ngayon naman po tayo po ay patuloy na magpuri sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po yung indak natin ng ating mga katuwan at tayo ay sumamba sa ating Panginoong Diyos. Amen! Hallelujah! Sigaw natin ang pangalan ng ating Panginoon. Yeah.
Aminita,
Yes, sige po, patuloy po tayong umawit sa ating pong Panginoon. Tunay, Lord, na napakabuti mo sa aming pong mga buhay at karapat-dapat ka lamang, Panginoon, na pag-alayan ng aming pong mga tinig, Lord, ng aming pong mga sayaw. At patuloy sa araw po na ito, Lord God, ilalarawan namin, Lord, kung gaano ka kabuti at tapat sa aming pong mga buhay. Hawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mo. Hallelujah.
Katapatan mo'y walang hanggan ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na katapatan mo'y walang hanggan ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y salamat, Lord God, sa kabutihan mo, sa kagandahan ng kalooban mo, Panginoon, sa mga bagay na kamangha-mangha na ginagawa mo sa amin po mga buhay. Nagpapasalamat po kami dahil ikaw ang Diyos na patuloy na tumubos, ikaw ang Diyos na patuloy na nagligtas, ikaw ang Diyos na patuloy na umiibig sa amin pong lahat, sa kabila, Lord God, ng amin pong mga kasalanan, sa kabila, Lord God, ng amin pong mga pagkakamali at mga pagkukulang sa iyo, ang pag-ibig mo ay patuloy na tapat at laging bago sa bawat araw. Kaya naman, Lord God, sa araw po na ito, patuloy lamang po kami magpapasalamat, patuloy lamang po kami na magpupuri, patuloy lamang po kami na sasamba sa iyong pangalan. Sa iyo lamang po namin binabalik ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay sumigaw at magsabi ng malakas na Amen! Ayan, bago po tayo lahat ay magsiupo, patuloy po tayo sumigaw ng Jesus reigns. 7 times in 3, 2, 1. Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! And Jesus reigns! Kaya sige po, maaari na po tayong magsiupo sa ating po mga upuan. Ayan, muli sa maganda at mapagpalang umaga sa mga nagagandahan at nagwagwapuhang mga kapatid natin sa pananampalataya. Meron po mga bata, kabataan, katatayan at mga kananayan. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. At syempre, minabati rin po natin ng isang maganda at mapagpalang umaga yung mga nanonood po sa atin online at nakikisa sa ating pong gawain para sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat ng mga nanonood ngayon at sa inyong po mga kapamilya na kasama nyo habang kayo po ay nanonood sa inyong po mga tahanan. Ayan, sa umaga pong ito, ayan, sabi nga, ang Diyos ay mabuti. Sobra. Ayan, sobra o oh, grabe. Napakabuti po ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. At kung ang Diyos ay naniniwala tayo na siya ay mabuti sa ating po mga buhay, tayo po ay magpasalamat sa kung ano yung maganda at kamangha-manghang bagay na ginawa niya sa ating pong buhay. Amen po ba? Kaya naman sa lahat po ng mga nandito, pwede po kayo magpasalamat sa unahan. At sa lahat naman po ng mga nasa online ay pwede nyo pong i-comment sa ating pong comment section yung inyo pong mga pasasalamat para sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Habang nag-aantay tayo, pwede po ba nating batiin ng maganda yung mga ilan po yung nanonood sa atin ngayon?
Ayan, meron po sa ating walo na nanonood at sa walang pong iyan ay i-share po natin yung ating pong video at mag-stay po kayo hanggang dulo. Amen po ba? Amen. Ayan, habang pong nag-aantay ng mga pasalamat, parang nag-ready pa sila, marami ata silang ipagpapasalamat sa ating Panginoon. Ayan, mag-announcement muna po tayo. Okay? Mamaya po ay magkakaroon po tayo ng couples afternoon dahil ang tema po natin ngayon is Greater Love at ito po yung last Sunday ng buwan ng February. So, couples afternoon po siya pero hindi lang siya limited sa mga mag-asawa. Kung hindi niyo po makakasama yung asawa po ninyo dahil may trabaho, may ginagawa, pwede po kayo kahit mag-isa. At ituturo lang po dito yung tema po natin na I love you more dahil sabi dito, intensify yung pagmamahal sa inyo pong mga kapartner sa buhay. Alas 3:30 po yan ng hapon dito po sa ating pong simbahan. Kaya naasahan po namin ang bawat isa na mga kananayan, kadatayan ay dadalo sa ating pong gawain. Mamaya, makakaasa po ba kami? Parang hindi na makakaasa po ba kami? Amen. Asahan po namin kayo mamaya 3:30 po dito sa ating simbahan. At ito po, nalalapit na po ilang weeks na lang ang ating pong 10th year anniversary na ang tema po ay Intensify. And kahapon po ay kagabi ay napagmitingan po namin yung ilang mga gagawin sa ating pong anniversary. Kaya sa bawat isa po ng mga nandirito sa mga kananayan at kabataan, limit na lang po natin sa mga kabataan, kananayan, mga magulang yung ating pong event. And yung Sabado na lang po para sa mga chikiting at mga bata na maliliit. Dahil may mga bisita po tayo galing sa iba't ibang lugar, ayun po yung ating online family na pupunta po dito sa ating pong simbahan para makiisa sa ating pong pagdiriwang ng 10th anibersaryo ng Love of Jesus Valenzuela. At yun lang po yung ating mga announcements. Syempre patuloy pa rin po yung ating pong mga gawain, ang morning devotion, evening prayer, everyday po yan, 7 a.m. sa umaga o kaya naman 7:30 naman or 7 p.m. or 8 sa gabi. At ang ating pong midweek fellowship tuwing Wednesday, 7 p.m. to 8 p.m. At ang G4 Kids naman po natin ay tuwing Sabado, alas 3. And yung youth po natin ay 2nd and 4th Sunday. Leadership training, 1st and 3rd Sunday ng 1 p.m. At ayan, binabati rin po namin yung mga nagdiwang at nagdiriwang ngayon ng kanilang mga kaarawan. Ayan. Maligayang kaarawan po sa mga nag-birthday at mag-birthday ngayon. Okay, sige po. Meron na nagpasalamat dito. Sabi po ni Sister Estella Maris, salamat Lord Jesus because I believe you are leading us to the right decision na dapat po namin gawin as living testimony for your glory. Amen. Sabi naman po ni Sister Rosalinda Babia, pasalamat ko sa Lord, tapat lang sa tithe, kahit anong dumating ng problema, lalo sa financial, magaan ang pakiramdam, hindi ka pababayaan ni Lord. Amen po dyan. At sabi po ni Sister Demolcita Espina, nagpapasalamat ako sa Diyos sa patuloy na pagpapala niya sa buong pamilya ko, sa kalakasan at pag-iingat niya sa amin. At sabi naman po ni Sister Merlina Diaz, thank you, Lord, sa isang linggong nagdaan, tunay na ikaw ang kumikilos sa aming pamilya. Salamat at talagang kami ay tuwang-tuwa dahil negative ang aking kapatid na si Jane Diaz Aquino. Yan, palapangan po natin ang Diyos. Yan, negative daw po sa cancer. Salamat, Panginoon, na wala ang aming alalahanin. At salamat din dahil bukas ang kapatid ko, birthday niya bukas, si Edgardo Diaz. Happy birthday po, Brother Edgardo. And unang birthday niya na siya ay nakalaya na. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nagbibigay buhay sa aming pamilya. Ikaw ang nagpapalaya, nag-aalis ng lahat ng sakit. Kaya sa iyo kami nagtitiwala, Panginoong Jesus.
Amen and amen. Yan, napakabuti po ng Diyos sa pamilya po ng Diaz. Sila po ay pinagaling, sila po ay binigyan ng buhay, pinalaya, at patuloy lang po kayong maglingkod bilang isang pamilya. Amen po. And happy birthday po kay Brother Edgardo Diaz. At sa lahat po ng mga dito, sino pa po ang gusto na magpasalamat sa ating pong Panginoon? Ayan, habang nag-aantay po tayo ng mga pasalamat dito sa online, ay magpasalamat po tayo sa ating pong Panginoon. Kaya, sige po. Nag-iisip pa sa marami ata sila yung papasalamat sa ating Diyos. Ayan. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ako nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa araw-araw na kabutihan niya sa akin at sa pamilya ko. Ayan, salamat sa panibagong blessing po na natanggap mo na nakuha na namin. Kaya salamat kay Lord kasi siya yung nagbibigay ng pagpapala, pagkatapat ka talaga na nagbibigay sa ating Panginoon. Ayan, maraming blessing na dumarating. Salamat sa bagong ano, bagong motor yung aking asawa. Ayan, salamat. Kahapon nakuha po na po namin. At ayun, thanks kay Lord kasi siya po talaga yung patuloy na nagble-bless sa atin sa araw-araw. Hindi lang po sa financial kundi sa mga kalusugan at yung kaligayahan mo sa puso. Ayun lang, thanks kay Lord at salamat sa kanya po lahat ng kapurihan. Ayun lang, maraming salamat. Amen. Ayan, sige na po ang gusto magpasalamat sa ating pong Panginoon. Ayan, habang nag-aantay po tayo ng mga pasalamat dito, ako din po nagpapasalamat ako sa ating Panginoon unang-una dahil nakaraan naghahanap po ako ng company na pag-OJT-han ko. So, iba po yung ano, yung parang baga, bagat pangamba kasi ano, ang daming pinagpasahan ng resume pero walang kumukontak sa'yo. And salamat sa Panginoon dahil nung una po kasing company na napuntahan ko ay sa QC, bandang sa may DILG Napulcom, tama? Pero sobrang layo po talaga at hassle sa biyahe, hassle din sa pamasahe dahil yung station ng mga bus, putol-putol po at sobrang layo po ng nilalakad. 30 minutes, SM North Edsa, nilakad po namin yun hanggang doon sa QC. And thanks sa Lord, thank you kay Lord dahil hindi ako natuloy doon. Salamat sa Panginoon. At dyan po ako natanggap po kami dyan yung isang inasikaso namin sa may Kanumay. Salamat sa Lord dahil ano, dalawa lang kami doon na nag-i-intern at nabibigyan po talaga kami ng ano, natututukan kami ng maayos sa mga bagay-bagay na dapat naming matutunan bilang isang intern. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi ko na kailangan pang bumiyahe ng napakalayo kasi bukod po sa OJT, may mga klase rin po at reporting sa school. Kaya ang hassle po kung araw-araw, babiyahe akong QC tapos babalik ng Valenzuela para sa school. Kaya salamat sa Lord, dyan lang sa Kanumay, malapit lang. Okay lang po maglakad, makakapag-exercise. And pangalawa, nagpapasalamat po ako sa Lord dahil siya yung nag-ingat at nagpagaling sa akin. Last Tuesday po ka, sobrang sakit ng ngipin ko. Kaya salamat sa Lord dahil sa buhay ni Mama, sinamahan niya po ako sa ano, sa may kaibiga para magpaburot po ng ngipin. At ngayon, okay na po yung ngipin ko. Medyo sumasakit ng konti pero hindi na siya katulad nung nakaraan na di pa ako makatulog ng gabi kasi sobrang
kirot at saka ano nakaraan din po, hindi ko alam kung bakit, dahil siguro sa ipin o dahil sa sobrang pagod ay nilagnat po ako at buti na lang nung Friday nag-announce na special non-working holiday kasi tuloy-tuloy po yung OJT ko hanggang Sabado. Kaya salamat sa Lord dahil ano, siya yung nagbigay sa akin ng kapahingahan at ng kagalingan na wala po yung lagnat ko ngayon. Medyo inuubo lang pero salamat sa Lord dahil patuloy niyang pinapanumbalik yung kalakasan ko. At iyon, sino ba pong gusto magpasalamat dito sa online? Sa online, sige, dito po sa church. Good morning po sa lahat ng mga kasama ko. Good morning po, Pastor. Good morning po, Pastor. Ako nagpapasalamat ako kay Lord kasi nung karaang Webes, lubakad po kami papuntang HLUR, Dizon. Tatlo po kami naglakad. Tapos po, nung nandun na po kami, siyempre, layo nung Quezon City. Nagpunta po kaming Makati. Sobrang pagod, ang sakit po ng mga paa ko, pero kasi kailangan mag-sacrifice po ako kasi kailangan po natin ma-register. Pero malapit na po. Kailangan na lang po yung sa SEC sa certification galing sa SEC. Kaya magpasalamat po tayo kasi malapit na po tayo ma-register. Kahit po pagod ako, pagdating ko pa po, na doon po, meron na naman pong meeting. At saka, siyempre, para po sa atin to yung mga ginagawa natin ito. Para po sa samahan, para po sa ating lugar. At nagpapasalamat din po ako kahap nung isang araw, nung Sabado, may prayer meeting po kami. Kasama ko po, puro pastor. May pastor po doon sa captain. Yung bagong captain po ngayon, napakabait kasi po, pastor din po siya. Yung head ng mga salawang bato, si Captain Richard Bourbon. Kaya po, di po rin ako na ano kasi, puro din po Christian yung mga kasama ko sa compact, Christian. Kaya po, prayer meeting po kami, mga pulis, may Christian. Sabi ko, talagang di ako maaalis sa paglilingkod kasi mga kasama ko, mga Christian, di ba? Ayan, sabi ko, sarili ko. Talagang hindi ako inaano ni Lord na ilayo. Kasi, parang inaano niyo pa rin ako na mag, sabi niya, pag, siguro ituloy mo na kasi, di ba, Biblong. Pero si Lord pa rin yung magbibigay sa atin talaga ng guide papunta sa tamang, yung way mo na iniiwasan mo pero pinapatamaan ka talaga. Inaano ko talaga niya, isundin mo na yung pinapagawa sa'yo. Kaya sobrang pasalamat ko kay Lord. Bagamat marami po akong ginagawa sa buhay, masyadong busy. Mamaya, pastor din po yung pupuntahan namin na magkakaroon po ng medical mission. Pero 2 o'clock po yung namin. Sa Pisa Verde po, pastor din po yun. Kaya salamat kay Lord kasi patuloy po yung na dumadami yung mga natin. Yung mga Kristiyano dito sa Valenzuela. Di po ba? Lumalawak na tayo. Kaya di ba? Dumadami na yung mga Kristiyan pati mga pati po sa barangay. Sa totoo lang po, yung mga nagpipray po doon pagdating pagka po flag ceremony, Kristiyan din po. Kristiyan din po yung nag-ano doon sa amin. Tuturo ng Word of God. Kaya po, sa barangay, hindi na po yung mga Christian din po yung nagtuturo. Kaya salamat kasi, kumbaga yung mga pastor natin, talagang gumagawa po sila ng binibigay talaga ni Lord yung sa buong Valenzuela na dumamit po yung mga Christian na nagaya natin. Tsaka sobrang din po ako nagpapasalamat kay Lord sa protection niya sa amin. Sa araw-araw, kahit maraming ginagawa, di ba? Mataba pa din, hindi pumapayat. O, di ba? Ito pa rin, imbis na lumit yung bill ko, lalo lumalaki sa dami ng ginagawa ko, di ba? Saka yung kalakasan na sa, kalakasan na binibigay niya sa akin, sa mga anak ko, sa apo ko, sa patuloy na protection. Saka papasalamat din ako sa aking, kahit wala siyang sahod, 3 months, pero tingnan mo naman yung blessing, di ba? May salamin na ako, di ba? Meron na ako salami, may pang pambasa na ako ng Bible. Makakapagbasa na ako ngayon, di ba?
Yun yung ano na hindi mo akalain kat wala ang pera. Magugulat ka, meron palang ano, lalabas. Ipambayad pala sa salamin, di ba? Kaya nagpapasalamat ako kay Lord sa sobrang ano niya sa akin na sa guide niya sa akin, sa binibigay niyang ano sa pamilya ko. Sobra talaga. Umakapit lang po ako sa kanya kasi sa kabila na maraming problema, di naman mawawala yung problema na yan, nandiyan palagi yung problema, di ba? Pero paulit-ulit na yung problema na yan, pabalik-balik na lang, dapat alam mo na kung anong gagawin mo, di ba? Kapit lang tayo palagi at sa wag natin problemahin minsan eh, kasi masyado tayong problemado. Ako yung ano ko ngayon, yung makatulong ako sa kapwa ko at sa lugar natin na maayos yung lugar natin, maging atin to at magkaroon tayo ng sariling kuryente, lupa, di ba? Yun lang naman yung pangarap natin sa lugar na to, yung maayos. At hindi lang naman yun, yung marami tayong yung makatulungan sa lugar na to na tayong lahat ay kikilos, di po ba? Kaya papasalamat ako sa kabila ng mga ginagawa ko. Hindi ako nagkakasakit. Malakas pa rin ito kahit kabila yung dalawa yung bahay ko. Dito sa Lambato, dito sa Service Road, okay pa rin yung pangangatawan ko. Kasi si Lord po yung patuloy yung nagpapalakas sa akin, na nagbibigay sa akin ng lakas sa araw-araw ng aking mga ginagawa. Dahil para po sa kanya itong mga ginagawa ko pa. At hindi po para sa akin lang at sa mga anak ko. Dahil alam ko isang araw, magiging maayos din po ang lahat nitong ginagawa natin sa lugar ng Service Road. Ilan po, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga. Kaya maraming salamat po sa buhay ng mga nagpasalamat dito po sa ating simbahan sa online. At yun po, ngayon tayo po ay nalako na sa ating pong tithes and offering. At bago po yan, tinatawagan po natin ang ating pong pastor at mag-share po siya ng maikling exhortation tungkol sa ating pong pagbibigay. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw sa iyo, Pastor. Hello po, nandiyan po ba kayo? Sino po rito talagang lubos na pinagpala ng Panginoon? Can you say amen? Amen! At gusto ko lang pong basahin. Mamaya may panonorin mo tayo. I-back mo lang. Lagyan mo mamaya sa medyo kalagot na ano. Gusto nga. I-play na lang yun. Balik mo ulit. Tagli lang po ah. Babasahin ko lang po itong kwento sa Bible, tapos panonorin po natin. Medyo mahaba siya, i-ano po natin yan sa 121 na lang nak. Itong story na ito, napakaganda, about giving. Grabe nung pinanood ko ito, nakakaiyak. Grabe yung bata sa pagbibigay. Sabi po ng Bible, pakitanggal nga yung sounds nak. Hello po sa inyong lahat, sa mga nasa online din po. At salamat po sa inyo pong pagyatsaga sa panonood. At ngayon pa lamang po, sabi po ng Bible, sabi po sa Acts chapter 4 verse 32 to 32 po. Sabi po rito, nagkaisang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuturing ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian. Amen? Kundi para sa lahat. Sabi nga po natin, para sa lahat. Para sa lahat. And alam po natin, sabi nga sa topic po namin sa values formation, we own nothing, no, and God owns everything. No, lahat ng blessing na meron ho tayo, even our life, galing po kay Lord. Tama po ba? Amen, amen ba sa mga nasa online? Yes. Amen. At nagpapasalamat po tayo sa Lord, binigyan tayo ng Lord ng puso na talaga mapagbigay. Kaya yung church po natin, unti-unti, hindi man buhos, kundi unti-unti, nakita po natin yung pagpapala ng Diyos sa church po na ito. At marami pang pagpapala na ibibigay ng Panginoon. Bakit hindi tayo naging madamot sa Diyos? Hindi tayo naging madamot sa church po na ito, na galing kay Lord, yung ministry po na ito, at hindi rin tayo naging madamot sa iba, sa ating pong kapwa. Sino po sa atin, bukod po kaila Kuya Lito, sa Igar family, na meron silang pangalawang motor po, no? Nakita ko po, napakaganda. Yun po ay blessing galing kay Lord. At ang susi po noon, no, ay ang pagbibigay ng tapat sa ating pong Diyos. Amen. No? And
Ako po, lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo naman po yung nangyari. Gusto ko rin magpasalamat sa Lord dahil dumaan din po kami sa matinding pagsubok. Yung iba po sa atin, alam na. Baka yung iba po sa atin, hindi pa ngayon lang malalaman. Dumaan din po kami sa financial problem po. No, hindi po namin alam kung paano namin matutugunan lahat ng pambayad po sa ospital. Kasi po, umabot po ng 87,000 yung bill po namin for 3 days. And sabi ko, Lord, si Joyce na lang yung nagtatrabaho, tapos siya po yung nagkaroon ng problema, na ectopic po siya, no, na mga para nakunan po, no, nawalan po kami ng baby. At sa salamat sa Lord, no, mabilis po yung pagka-recover po namin. No, alam po namin na lahat ng ito, God is in control. No, masakit po, alam ko sa mga nanay, naiintindihan niyo po ako sa mga magulang. Masakit po mawala ng anak kahit pitos pa lang po, kahit weeks pa lamang po. But praise be to God, no, naging okay. Ang pinaka-importante po sa amin ngayon, okay po si Joyce. Pangalawa, hindi kami pwedeng magreklamo sa Panginoong Diyos, kundi lagi magpasalamat sa Kanya. Dahil God gives and takes away. And I would like to praise God sapagkat meron pong mga tao na kakilala ko at hindi ko kakilala na mga tao na tumulong po sa amin para kahit pa paano po makatulong sa pag-provide ng 87,000. And after 3 days, nakaalis po kami sa ospital and God will provide. Palakpakan po natin ng Lord. Amen po. No? Hindi po pinapabayaan ng Diyos yung kanyang lingkod. Kasi yung iba po talaga sa ospital, grabe yung kanilang pag-iyak sa nagmamakaawa sa ospital, no, na bigyan niyo po kami ng konting provision, no, na ilang araw na lang po makakuha kami ng pera. Pero kami po, salamat sa Lord, ginamit niya yung DSWD, yung PhilHealth, yung mga sa totoo lang meron pong nagtumulong po sa amin. Hindi ko pa nami-meet na pastor, hindi ko kilala kung sino po sila. Tumulong po sa amin, no? At maraming salamat po, especially sa mga online po natin na mga nag-bless din po. Hindi ko na po kayo isa-isa yun. Salamat po sa inyo, sa mga pastors na nagtulong din po sa Manila. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ang Diyos ang magpapala po sa inyo. At gusto ko lang sabihin po sa inyo na talagang ang Diyos po ang nagbibigay ng pagpapala po sa atin. No, kanina nga lang po nag-ano tayo testimony. Meron pong dumating na bigas. Nakita niyo po yung bigas po na 'yan. Hindi ko po hiningi 'yan. No, meron pong isang kapatid sa Panginoon na nag-bless po sa atin. Na-touch yung puso niya na about siguro sa giving, sa pag-bless sa iba, sabi niya, "Pastor, ikaw yung nilagay sa puso ko na i-bless ko ng isang kalahating kabang bigas." Palakpakan natin ng Lord. Amen po. No, alam ng Diyos yung lahat ng ating pangangailangan. At nawa, katulad ng mga disipulo, katulad ng bata pong ito, i-play mo na anak, sige, para tignan lang natin sa todo mo yung sounds. Pakinggan nyo lang po. Ayan, saan daw po sila nakatira? Kailangan mo natin dito para mas marinig. Sana pa. Parehas tayo ng mga hirap. Tapos tinulungan niyo ako ng ganito. Binigyan mo ng pagkain. Maraming salamat. Ang pangalan mo? Clark. Maraming salamat sa inyo. Sana mabait kayo palagi. Nagbebenta po sila ang pagkain po nila, toyo sa mantika palagi. Bata nagtitinda. Tinulungan niyo po yung nagpapanggap na palubig. Nakalimutan ako. Ito, para Sandy. Ito dito. Yung suka, wala. May nahanap ako dyan kanina. Baka nakakatulong sa inyo. May nahanap ako. Masan mo yun? Ito, bigyan mo sa akin yung kamay mo. Palakpakan po natin ng Lord.
Eh, nakita po natin, tuwan-tuwa po yung bata. Siguro marahil first time niya makakuha ng 10,000 sa buong buhay po niya dahil napakahirap ng sitwasyon po nila. Pero dahil sa pagbibigay, hindi naman pera binigay niya eh, tulong na pagkain. Pero pinansyal, hindi lang 100 folds, kundi talagang 10,000. No, 10,000 po yung binigay po sa kanya. At ganyan po magpala ang Diyos po sa atin. No, hindi tayo pababayaan ng ating pong Panginoong Diyos. Amen? No, tayo pong lahat, ihandaan nyo na po ang ating pong pagbibigay. Ihandaan na po natin ang ating kaloob sa Panginoong Diyos. At nawa sa ating pong pagkakaloob, patuloy na magamit po ito para mas mabuild pa yung church po na ito at makatulong po tayo sa bawat isa, sa bawat pamilyang naririto. At patuloy, isa sa panalangin ko po, hindi lang po ako mabless ng love gift, kundi yung ating pong mga leaders, yun po yung heart ko na sila po ay bigyan po ng, sa simula, ay bigyan po ng maliit na love gift at ito po yung lumaki ng lumaki at mapagpala po ang manggagawa sa church po na ito. Lord, maraming salamat po. Salamat po sa word mo about giving, na lahat po nagbigay, wala pong naging madamot sa kanila. At ang panalangin ko sa Love of Jesus, Valenzuela, sa online family po namin, patuloy pong ibigay yung para sa'yo. Yung offering, yung tithes. At ngayon pa lamang, Lord God, ibuhos mo ang patuloy na masaganang pagpapala po sa aming lahat na magbibigay. At sa patuloy na nagiging madamot sa'yo at hindi binibigay yung para sa'yo, hindi binibigay yung tithes or your offering para po sa'yo, Lord, continue give them a strong conviction of the Holy Spirit na ang pagbibigay ay utos mo. Salamat pong muli and continue na i-bless mo ang church po na ito. Isang araw, matatapos po ang church po na ito. At isang araw po, marami pang mapagpapala sa church po na ito na maihahatid po namin ang tulong sa komunidad po na ito. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi po ng amen and amen. Sige po, tayo po ay magbigay na. Ibigay niyo na po ang inyo pong kakaloob sa Lord. Praise God. Yes. God bless po sa mga nagbigay. God bless po sa inyo. At ngayon din ako natin patatagalin. Tawagin po natin si Brother Louis Reyes, isa sa lingkod ng Panginoong Diyos na patuloy na nagpapagamit sa Lord on-site and online. At marami siyang gustong i-share po sa atin mamaya. Pakinggan po natin ang mensahe ng Lord. Palakpakan natin ng Lord sa buhay po ni Brother Louis Reyes. Testing. Hello. Hi. God is good. All the time. Wow. All the time. God is good. Amen. Ayan. Sensya na kayo at mag-aanti parang matanda. Ayan. So bago po tayo magsimula, ang ganda ng video, no? Na, alam mo, ang ganda ng video, no? Hindi akalain ng batang lalaki na siya ay bibiyayaan ng 10,000. No? Alam mo po yung mga tulong, hindi natin alam kung saan magagaling yan, no? Katulad ni sister, no? Hindi niya akalain, may pera palang pambili ng salamin niya. Diba? Si brother, no, may bagong motor, no, bagay na hindi natin nauunawaan, pero ito po ay nauunawaan palagi ng Diyos at kanyang ibinibigay. Amen po ba? Amen. So, bakit wala yung mga bata? May pangako akong chocolate sa kanila eh. So, pagkatapos, bigyan ko kayo ng chocolate, ha? Ha? Pero huwag yung sabihin may chocolate. Sabihin nyo lang, pumunta sila dito. Ha? Wow! So, manalangin muna po tayo. Ama, marami pong salamat sa pagkakataon na ito. At muli mo kaming dinako sa lugar na ito, Lord, upang we can hear your word of revelation this afternoon and this morning, Lord. And we know, Lord, that things are placed according to your purpose, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, haya mo na maunawaan namin, Lord, na kung paano namin mamahalin ang aming bayan.
Ano ang kaugnayan nito sa aming kasaysayan? At ano ang kaugnayan nito sa aming spiritual na buhay? Maraming salamat, Lord, sapagkat alam po namin sa umagang ito, hindi lang kami dito sa onsite ang matututo, kundi pati Panginoon sa mga online namin. At kami po'y nananalangin, Lord, that let your Holy Spirit be upon us, that we will open our eyes, that we will open our hearts for you to nestle in our hearts, O Lord. Our prayer in Jesus' name. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen. Wow! Thank you, Lord. Hi, Tetsu. Bago. Ayan, no? Oh. Laban ka. Bongga, di ba? Greater love for nation. No? Maring marami sa atin, ang paborito ang subject ay history. Tama ba? Sino may favorite ng history? Wow, si ate, no? Depende sa teacher, no? Kung terror ang teacher, never. Di ba? Ayaw natin. Pero, pag ang gusto natin teacher, kahit boring, di ba? Atin tayo. Your nation is your neighbor. Alam nyo po, hinalaw po ito dun sa istorya ng The Good Samaritan. Nung siguro pang-apat ko nang itinuro ito, pero dito ko siya bigyan nakita ng magandang, mas magandang kahulugan. Kung papaano ang bayan mo ay katulad din ng lalaking binugbog, no? At tinulungan siya ng Good Samaritan. Okay? So, wag na po natin patagalin, no? Marami ang nagsasabi, siguro, sa panahon namin, yung mga nauna, na sino nakaabot kay Cory? Kay Cory Aquino. Okay. Sino nakaabot kay Marcos? Bongbong po ba? Hindi. Bongbong. BBM na yan eh. Yung tatay. To. So, nung mga panahon na yun, kasagsagan ng pakikibaka ng mga komunismo, di ba? Hello, online. Di ba? Bagay lang kasi naniniwala ang mga Pilipino noon. Take note of this, ha? Ang sovereignty ng bayan o ang kalayaan ng bayan ay nakapako o nakakulong. Kaya nilalabanan nila ang gobyerno noon. Gusto nilang maging malaya kasi sabi nila maraming suppression. Freedom of speech, wala daw doon panahon. Tapos, 1972, limang taon ako noon, nagbaba pa ng martial law, di ba? So, ang iniisip ng marami, yung kanilang mga basic kong karapatan ay naiipit o binibigyan ng, we call it, nagiging captive sila o hinuhuli sila. Pero sa panahon natin ngayon, uso pa ba yung salitang soberenya? Hindi na. Sa panahon po natin ngayon, tayo rin ay hindi malaya. Bakit? Kasi nakakulong tayo pa rin sa mga bagay ng mga makamundo. No? Eh ano ang kaugnayan po noon sa usaping bayan? Paano ko may papakita ang aking pagmamahal sa bayan? Ano pong ang kaugnayan noon? Makikita nyo po yon sa mga susunod na sandali. Okay? Estudyante, alam nyo ba ito? Ang bagong panatang makabayan? Sino nga nakakaalala niyan? Ikaw, iho. Hindi, di mo pa naalala. Ayan, oh, sabi niya, iniibig ko ang Pilipinas. Akin lupang sinilangan. Tahanan ng akin lahi, kinupkop ako at tinulungang maging malakas, masipag at marangal. Wow! Ganda nung sinulat, ano? Talagang makabayang makabayan. Ito pang kasunod niya. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan na naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Alam nyo, okay yung sumulat nito. Kasi nung sinaliksik po natin, ito po yung nakita natin. Sabi niya, dahil mahal ko ang Pilipinas, diringin ko ang payo ng aking magulang. Sa Biblia po, kung babalikan niyo yung Biblia, Exodus 20:12. Sabi niya, honor your father and your mother. Paano niyo gagalangin ang inyong mga magulang kung di niyo sila susundin? Di ba?
Ang sabi ng tatay at nanay, uuwi ka sa oras anak, kasi kapag tumagal ka sa labas, sa panahon ngayon, baka mapariwara ka. Hindi mo alam ang nangyayari sa paligid mo. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng mamayang makabayan. Saan po natin makikita yan? Romans 13 verses 1 to 12, sabi niya, obey the government, for God is the one who has put it there. There is no government anywhere that God has not placed in power. So those who refuse to obey the law of the land are refusing to obey God. And punishment will follow. Balikan niyo po yung kasaysayan natin, no? 1896, yung mga bayani natin, di ba? Naalala niyo pa ba? Si sino sila Laonglan? Hindi nyo kilala eh, no? Si Crisostomo Ibarra, kilala nyo? Ha? Channel 7 nyo, no? Ha? Si Fidel. Ang ibig ko po sabihin, sa panahon kasi nila noon, nung panahon, no? 1896, no? Ang bayan ay tingib ang kalayaan dahil nasasakop po tayo ng mga dayuhan. Okay? Yung soberenya ng mga Pilipino ay nasa kamay ng mga dayuhan. Ano mga dayuhan na sumakop sa atin? Pinakamatagal, 300 years, ang mga Espanyol. No? Kaya kung titingnan nyo si Pastor Kiko, mapag mistiso eh. Malamang Espanyol to, ang lahi nito. Tama? Mistiso in check. Di ba ako tapos? Di ba? So ano yung mga bagay na nakita natin sa panahon nila? Di ba, paglapag ni Magellan, tama, ni Magellan, 1521, anong dala niya? Cross, tama. Pero actually, pag binaligtad mo, sword yun. No? Sa panahon nila, Crisostomo Ibarra, ni Jose Rizal, ni Aguinaldo, ni Andres Bonifacio, anong mga ginawa nila? Hindi sila naniniwala, no? Si Jose Rizal, naniwala na ang tamang pakikibaka sa reforma ay sa pamamagitan ng panulat niya. Katunayan po, ang panulat niya ang nag-joke para sa mga revolusyonaryo, sa mga katipunero na isulong yung kanilang laban sa pamamagitan ng armas. Take note of this, sabi niya, obey the government, for the God is the one who put it there. There is no government anywhere that God has not placed in power. Bilisan natin. Dumating ang people power. Tama? Nagkaroon ng EDSA Revolution. Okay? After EDSA Revolution, ano sumunod? Series of coup d'etat. Tama? Naniniwala ang mga militar dati, no? Naniniwala sila na sa pamamagitan nito, pag take over sa government, makakita ng reforma. Tama po ba? Anong nangyari? Hindi naman kasi nag-successful. Anong nangyari? Kasi nga ito eh, Romans 13:1-2. Anything that disobey doon sa law and are refusing to obey God, punishment will follow. Nakulong po yung mga nagkudita, si Gringo Hunasan, di ba? Tapos yung recently, si Gambala, sila Trillanes. Yung kasama po ni Trillanes doon, ni Senator Trillanes, si Gambala, pastor na po yun ngayon, no? Kasama po namin minsan sa Pompak, nag-speak po siya. Nagpastor na siya, sapagkat naniwala sila ng balhat ng bagay na ginawa ng Panginoon ay hindi makukuha sa dahas. Sino ang unang reformist? Sino ang unang reformist? It was Jesus Christ. Jesus Christ came here to reform the church and to implement the law and fulfillment of the prophecy. No? Siya ang unang nakakita ng... Yes, hindi po kami lalaban. Siya ang unang gumawa noon. No? Bagay na dapat nating tandaan ng ating kasaysayan ay malalim sa mga spiritual na bagay. Tatanungin ko po kayo, no? Ano sa tingin nyo ang pinakamagandang legacy na maiiwan natin dito sa church at sa pamilya natin? What greater love we can give to this nation? Ano po?
ang mag-EML na lang ako maghapon. Tama ba? No? Mag-serve ako sa church. Mag-serve ako sa community. Magtatrabaho ako. Magbabayad ako ng buwis ng tama. No? Tutupad ako sa mga alintuntunin ng aming eskwelahan ng itong gobyernong umiiral sa Valenzuela. Tama po ba yun? Yun ba yung legacy na gusto nating iwan? Yun ba yung magiging, pag sinabing Pastor Kiko, anong maalala nyo kay Pastor Kiko? Pag sinabing Sister Julie, anong maalala mo sa kanya? Yun yung legacy na sinasabi natin. Pag sinabing Jess Reed, anong maalala mo sa kanila? Pag tinawag mo si Brother Louie, anong maalala mo kay Brother Louie? Bukod sa magandang lalaki, sabi nila. Joke lang. Ito po! Is it not money or accumulated material things, but rather a legacy of character and faith? Yun po dapat. No? The very person who exemplified this, no other than the Lord Jesus Christ. 3 years in ministry, ha? 3 years lang in ministry. But then, Jesus Christ, no? Changed the course of human history. Mm-hmm. Amen po ba? Yeah. Jesus Christ exemplified the good character and faith para po sa akin ang pinakadakilang pagmamahal na maibibigay sa bayan sa mga susunod na henerasyon ay mahubog na maging maka-Diyos, makabayan, at makataong mamamayan ng bayan. Amen, amen po ba? Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maka-Diyos, sa 10 utos ng mga anak ng bayan ni Andres Bonifacio, ang unang dalawang atas ay, hello, pasok ka dito, nakasentro sa pagiging maka-Diyos ng mga Pilipino. Ano yan? Una, sabi niya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Hindi natin alam to. Na sinulat ni Andres Bonifacio sa kartilya, no, ng anak ng bayan, kautusan ng anak ng bayan. At may katulad ding akda ito, si Emilio Jacinto. Meron din si Apolinario Mabini. Ano ang ibig sabihin nun? Yung mga naunang mga tao, yung mga bayani ng bayan na tinatawag natin, ay may malalim na kaugnayan ang kanilang buhay sa espiritual na buhay. Bakit hindi nila isusulat ito? Kung wala silang alam tungkol sa spiritual na bagay. Una, ito rin ang kahalintulad sa Biblia na matatagpuan sa Deuteronomy 6:5. Sabi ng Biblia, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Iugnay mo siya ngayon doon sa unang utos ng anak ng bayan ni Andres Bonifacio. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Hindi siya malayo. Mukha nga ang kinopya eh. No? Mukha nga ang kinopya ni Andres Bonifacio, ang Deuteronomy 6:5. Bakit na kailangan gawin yun? Bakit? Alam nyo? Di ko alam eh. Pero tingnan natin. Ano? Sabi dito, likas sa mga Pilipino ang pagiging maka-Diyos. Alam nyo po kung talagang pag-aaralan nyo yung, ano, yung history, bago pa dumako yung mga mananakop ng bayan, no? Yung mga Espanyol, yung mga Inchik, no, yung mga Hapon, yung mga Amerikano, meron ng mga pinaniwalaan ng mga Pilipino. Tama po ba? Alam nyo sa Kabisayaan, no, sa parting Bisaya, marami silang pinaniniwalaan doon. In fact, naniniwala sila sa mga anito eh. In fact, naniniwala sa kalikasan. Kaya mayaman sa kultura ang Pilipinas. Meron tayong alibata. Wala pa yung ABCD, meron na tayong alibata rito sa Pilipinas. Sapagkat kung titingnan mo, ang mga Pilipino pala ay naniniwala na sa puong may kapal. Tayo ay naniniwala sa walang kapantay na kapangyarihan ng Diyos na lumalang ng langit at lupa, ang siyang nagbigay ng buhay sa lahat. Amen po ba? Amen. Bakit? Bakit? Tingnan mo yung sinulat ni Andres Bonifacio. Di ba? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Kung hindi naniniwala ang mga Pilipino that time, hindi isusulat ni Andres Bonifacio yan. Bakit? Hindi siya susundin ng mga Pilipino, lalo ng mga Katipunero. Hindi magpapakamatay ang mga Katipunero para sa bayan kung hindi nila nalang. Pero may pagkakamali nga eh. Romans 13:1-12, di ba?
Amen po ba? Naniniwala tayo kapag ating itinuro at isinali ng lakas ng pananampalataya sa Diyos na pahalagahan ang moralidad sa bawat isa towards their action, words, and thoughts. Kung iisipin ng bawat isa ang kabutihan ng kanyang kapwa, sana wala ng gulo. Kung iisipin lang po natin na yung nangyari sa ating buhay, positibo, merong dahilan ng Diyos para gawin niya ito. No? Wala nang nagaharing uri at iba pa kung iisipin ng bawat isa na tayo ay naglilingkod sa Diyos at di sa tao. Amen. Tayo ay pantay-pantay. Sabi ng Panginoon, Colossians 3:23-24, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Si ibig po sabihin, no? Kung iisipin ng bawat isa, tayo po nandito sa loob ng ating ng bulwagan, no? At lahat ng nasa online, kung iisipin lang po natin Colossians 3:23-24, wala na sanang gulo. Wala na sanang inggitan. Wala na sanang marites. Wala na sanang hilian, no? Yung crab mentality ng mga Pilipino. Wala na sanang mga politiko na nagpapasasa sa mga maliliit na mga Pilipino. Wow. Pero sabi nga, hindi mo kasi maipaghihiwalay po talaga eh ang politika sa buhay ng spiritual. Alam niyo po bakit? The very reason Jesus Christ was crucified because it was politics inside the churches. Yung mga leader ng sinagoga, yung mga paraseo, natitreaten sila sa Panginoong Jesus. Natatakot sila na ang kanilang poder ng kapangyarihan ay mawala dahil sa ating Panginoong Jesus. Kaya po, noon pa lang, no, nung nakita nila na marami ng patotoo ang Panginoong Jesus at nakita nila na maraming binabago ang Panginoong Jesus sa mga turo nila, sa katuruan ng mga paraseo, plinano na nila ang pagpatay sa ating Panginoong Jesus. That is politics. That even till now, no, kahit anong churches naman, meron yan. Lalo na sa Roma, meron yan, madami yan. Diba? Baka Diyos, uumpisahan natin ang ating araw at mga gawain ng panalangin. Tinatanong natin, paano natin ibibigay ang ating pagmamahal sa bayan? Paano natin ito mapapakita kung sa pamamagitan ng pagiging maka-Diyos? Ito pang sinasabi niya, umpisahan natin ang ating araw at mga gawain ng panalangin. Magbasa po tayo ng Bible upang maging gabay natin sa araw-araw sa laban ng buhay. Kung lahat ng mga katipunero, maski siguro yung mga naging bayani natin, ginawa nilang sangkalan ng Biblia. Kung totoo sa puso nila na ang Panginoong Jesus, na ang Panginoong Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, hindi dapat sila umasa sa sarili nilang karunungan. Baka tayo ngayon ay isang malayang bansa na may sariling pagkakilanlan. Pag sinabing pagkakilanlan, sariling identity. Hindi tayo umaasa sa dayuhan. Hindi tayo umaasa sa mga karatig bansa. Di sana, meron na tayong panlaban sana, no? Doon sa mga missile ng mga karatig bansa natin. Hindi po eh. Ang bansang Pilipinas, napakalayo. Kaya pag giniyera tayo, anong po gagawin natin? Pag giniyera tayo, ang ilalaban natin, yung ating mga aswang at mga mangkukulam. Di ba? Di, syempre panalangin. Tapusin natin ang araw nang may panalangin at may pasasalamat. Turuan natin. Take note, mga bata, huwag muna kayong malis. Huwag muna kayong malis. Turuan natin ang mga bata, huwag magsinungaling, be honest. Bakit? Ito po, sabi ng Biblia. The first recorded sin in the Bible was lying. Genesis 3:4, when the serpent say, you will not die to Eve. Di daw siya mamamatay. Ang sinasabi na kamatayan ng Panginoon dito, kamatayan o mawawala na ang kanilang komunikasyon sa Diyos.
Yun yung kamatayan na sinasabi. The moment they eat the apple, hindi yun ang unang kasalanan. Ang unang kasalanan, yung nagsinungaling yung demonyo, no? Si Satanas, si Lucifer, no? The moment they eat the apple, yun, doon na nagsimula. Bakit? Nag-disobey sila eh. Nag-disobey sila sa Diyos. At ang unang recorded na kasalanan ay kasinungalingan. Kaya turuan ng mga bata na huwag magsinungaling. At ang muling-muling kasalanan na binanggit sa Biblia, Revelation 22:15, mahilig magsinungaling at mandaya. Bakit ko ina-emphasize to? Maliit o malaking pagsisinungaling, still pagsisinungaling pa rin, kasalanan pa rin sa Diyos yun. Bakit ina-emphasize natin ito? No? Ang pagiging tunay na maka-Diyos, dapat hindi tayo sinungaling. Maraming bagay na dapat nating matutunan para tayo maging tunay na lingkod para sa Diyos. Pero ina-emphasize niya, ang una at ang huling kasalanan recorded in the Bible, lying. Kaya mga bata, huwag kayong magsinungaling. Pag inutusan kayo ni tatay o ni nanay, sabi, huwag kayong iinom pag laki nyo. Pag inutusan kayo ng bumili ng alak, sabihin nyo, ay, si tatay, bawal yan. Sabihin nyo, okay? Bawal yan. Ha? Bawal yan. Kaya susunod na punta natin, dadalhin nyo si tatay at nanay dito. Kakausapin natin sila. Okay? Ayan. Wow. Pangalawa pa lang tayo, no? Pakatandaan lagi na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay siya rin pag-ibig sa tinubuong lupa at yan din ang pag-ibig sa kapwa. Ito rin ang kahalintulad sa talata sa Biblia na matatagpuan sa Deuteronomy 6:6-7. Sabi, ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong mga puso. Ituro ninyo sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong mga tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ito ang dakilang pangunang utos, at ang pangalawang katulad ng ito ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Amen po ba? Amen. Sabi nila, ang mga tao, ang unang naging martir ng bayan, yung tatlong pari. Kailan na yan? Gumbursa, no? Si Gomez, si Burgos, tsaka si kala ko Jasril eh. Hindi pala. No? Zamora, no? Saan sila ginarote? Sa Cavite, di ba? Habang ginagarote sila, mga kapatid, no? Pinapapanood sila ng kapatid ni Andres Bonifacio. At habang alam niyo po yung salitang garote, ipapasok dito yung bakal at dahan-dahang iniipit hanggang sa masakal sila. Yun ang garote nila nung panahon na yun. At ang sabi ng isa sa mga bago mamatay na pare, no, sabi niya, alam ko na walang dahon sa puno ang maaaring gumalaw maliban sa kalooban ng manlilikha. Yung manlilikha, the Lord. No? Dahil hiniling niya na ako ay mamatay sa lugar na ito, ang kanyang banal na kalooban ay matupad. Wow! Father Mariano Gomez. Sinabi niya yan. Sabi niya, eksena sa Garden of Gethsemane. Ang sabi ng Panginoong Jesus, Ama, kung luluubin mo na ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Same. Amen po ba? So, tanong natin sa sarili natin, ano ang mga bagay na nangyari sa buhay natin? Kung ito ay pinahintulutan ng Diyos na maganap, Diyos din ang magbibigay ng solusyon para sa iyo. Amen po ba? Yes, amen. Pero kung ang demonyo nagbigay niyan, I tell you, pupulutin ka sa kangkungan ng kasaysayan. Okay. Thank you. Makabayan. Sabi niya, sa previous administration, siyempre si PRRD yun, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? They clamor for change coming. Sabi niya, darating ang pagbabago. Sige, dahil dyan, magdideklara tayo ng digmaan sa droga. Totoo naman, grabe, no? Sa amin, sa lugar namin, sa Novaliches, pagdating ng alas 10, wala na nagkakantahan. Wala na pong nagiinuman, no? Pero ngayon, alauna na, may nagiinuman pa sa kalye. Nakakalungkot, no? Parang ano lang, eh, parang
ningas kugon lang ang mga Pilipino talaga eh. Di ba? Grabe, no? Kung sino nga talaga nakaupo eh. Siya talaga ang susundin nila. But we cannot expect to have fast pace changing in our country if we do not know how to reinforce discipline in our lives. Totoo naman yun, no? Hindi natin makukuha ang tunay na pagbabago kung tayo mismo. Iyot, ang dami sinasabi ni Tatay Louie, kung tayo mismo ay walang pagbabago sa sarili natin. Being makabayan can only be seen and observed through simply abiding and respecting the laws that exist in our respective places. Kaso, madalas, ginagawa yung bawal. Kaya nga, bawal ang tawag doon dahil bawal nga, di ba? Pag sinabing bawal, bawal, hindi nga pwede yung pwede na, di ba? Traffic altercation, di ba? Simpleng traffic altercation lang. Kinat mo lang eh, bawal nang mag-cut. Ano ka ba? Cut ka ng cut? Okay ka lang? Okay ka lang ate? Parang mala, parang na, nararamdaman mo yung mga... Ito pa, sabi niya, as a Christians and ambassadors of change, we can make a difference by sharing the idealism, aspirations of Christ. Let us continue to educate and share God's word. Loving our country is a form part of it. Sabi niya, and then told them, go into all world and preach the good news to everyone. Ibig sabihin, ang tunay na pagiging makabayan ay ang tunay na pagtuturo ng mga bagay na maayos para sa bayan. Amen. Kabilang dito, ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen, amen po ba? Amen. Parang hindi, amen. Amen. Alam mo po ba, ang unang pagtuturo dapat sa pamilya muna. Diba? Eh sabi natin, alam mo, ginagamit ng Diyos ang mga batang ito. And I believe, no, in God's perfect time, makakausap natin yung mga magulang nila. No? Makabayan pa rin, let us teach them to follow the rules and regulations of any institutions. The real change should start in ourselves. Change must start with me. We must the pillar strength of this generation. Leaders, we must the leader in inculcating in the minds of many that we must love our country and it will start with me. There are many ways on how can we serve our Philippines and serve God as well. But we must change ourselves first. Paano mo gagawin yun? How anybody believe you? Sinong maniniwala sa'yo na sisigaw ka na ng pagbabago kung hindi mo naman kayang baguhin ang mga sarili mo? Sa panahon ko po, nung dekada 90, kami po ay mga sumisigaw sa kalye ng pagbabago. No? Humihingi kami ng pagbabago, pero marami sa amin na nakatuntong sa gobyerno, nilamon po ng sistema. Ano ibig sabihin na nilamon ng sistema? Hindi nila kayang baguhin ang sistema ng gobyerno para sa nakakarami, para sa mabubuti. Kaya sila ang nadala ng sistema. No, anong ibig ko po sabihin? Marami silang nadarang sa tukso at temptasyon para makalimutan yung isinisigaw dating pagbabago. So anong ibig sabihin nun? Hindi mo kayang magsigaw ng pagbabago kung ikaw mismo hindi mo binago yung sarili mo. So anong sinasabi nating tunay na pagbabago? Ang sinasabi nating tunay na pagbabago ay manggagaling sa puso. Tandaan niyo po ha. At ang bagay lang na makapagbabago ng puso mo, ng pananaw mo sa buhay, hindi ang tao. Ang Diyos. Sabi ni Paul, di ba? Ako ang nagtanim, siyang nagdilig, at ang Diyos ang magpapahintulot kung ito ay tutubo. Sa makatuwid, ang mga taong binago ng Diyos katulad nyo, no? Ay binago at pinahintulutan niya. Swerte kayo. Sapagkat marami ang pumunta sa Panginoon, isinigaw pa ang pangalan niya, hindi naman niya kilala. No? Kaya itong pagbabagong sinasabi natin, yung change in our inner self natin, yung pagbabago natin sa sarili natin,
ituloy-tuloy nyo na. Huwag walang patlang idiretso nyo na dahil kapag ito ay nasingitan ng kaaway, ewan ko kung anong mangyayari. Ang tawag doon, backslide. Ang hirap pong bumalik sa Diyos. No? Epeso 4:22-24. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, na hayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Take note of this, ha? Sabi niya, ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Christ-likeness. Amen. Amen po ba? Amen. Yun ang tunay na pagbabago. Na pumunta ka lang sa, ano, pari ba tawag ng pari, no? Tapos humingi ka ng confession. Akala mo, nabago ka lang. No. Hindi po pwede yun. Sapagkat, kailangan mo gawin nilikhang kalarawan ng Diyos at naghahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen, amen. Well, madaling maging tao pero mahirap magpakatao. Tama po ba yon? Ha? Parang hindi naman, no? Kasi marami talaga ngayon nagbabalat kayo, no? Hindi naman pala tao. Hayop pala, eh, no? Hayop. Para maging leader ng mahigit na 10 mga katao at ay hindi madali. Tama ba? Tama, no? Ang hirap kasi maging leader. Eh. Maikling salita, pwede ka nilang tawaging leader. Ang taong nagpapakalider ka ba talaga o gusto mo lang sumikat sa church o sa lugar niyo? Ang sakit, no? To handle and manage people of different culture, personality and character is a gargantuan task. Pag sinabing gargantuan task, malaking trabaho po yan. Malahiganting trabaho po yan. Hindi po madali ang trabaho ng isang pastor. Totoo po yun. Alam niyo kung bakit? Kasi different person, 10 nga kayo eh. Iba-iba personality niyan. Different folks, different strokes. At kung hindi po malawak ang iyong pangunawa at kung wala ka sa Panginoon, hindi mo magagawa ng maayos yan. I'll tell you. Makatao pa rin. Mahirap pangunahan ang mga taong iba't ibang paniniwala at nakasanayan. And we should have a value system that is acceptable and common to many. And what is that? Ang pakikipagkapwa-tao. And you know, guys, my brothers and sisters, only Jesus can do that. Alam niyo po, nung tinawag niya yung labindalawa, iba-ibang kinalakihang kultura nun. Kaya nga nung the latter part ng buhay ni Jesus Christ, nakita mo yung tunay ng mga ugali. Tama, yung magkapatid, ang sabi nila, gusto nilang sa kaliwa at sa kanan ng Panginoong Jesus. Inayudahan pa ng nanay nila. Kinausap si Jesus para sila ay maluklok doon sa kanan at sa kaliwa ng Panginoong Jesus. Samantalang si Peter, iba rin naman, di ba? Nuknukan ng yabang. Lahat ng labang, gustong sungan. Di ba? Pero, anong nangyari? He denied Christ 3 times. Imagine, oh, ganito ang mga klase ng tao na susungin natin. Dapat meron tayong batayan o basihan ng mga issue upang ang usaping didisyonan ng mga kaugnayan sa araw-araw nating buhay. Kaya, napakahalaga ng value system na maging batayan para dito. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, and whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. Ito yung sinasabi nating value system. Sa Pompak, ganito ang pilit nilang ginagawa. Nang lahat ng mga desisyon na gagawin namin ay nakabatay sa aming value system. Ganon din dapat tayo bilang mga individual. No, alam natin na iba-iba ang kultura natin, 'di ba? May lumaki sa Bisaya, tama? May lumaking mga taga-Tagalog,
may mga lumaki sa norte, di ba? Yung mga taga-norte talagang by nature, matitigas yan. Gustong maging leader, di ba? Bukod sa mga kuripot, eh, sorry ah. Di ba? Tama? Tama? Samantalang ang mga taga-Bisaya, sobrang lalambing naman nila. Di ba? Tapos pag sobrang lambing, nami-misinterpret, jowa na pala, hindi pa rin. Friends lang tayo nung hindi tayo jowa. Di ba? Yung value system na sinasabi natin, kung lahat ito ay nakasentro dito, may problema ba? Sa tingin ko wala, mga kapatid. Kasi ang lahat ng mga desisyon natin gagawin, nas nakasentro sa pamantayan, sa panuntunan ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Kahit po magkakaiba ng ugali sa magkakapatid, lima, apat, sigurado dyan, merong dyan na may matigas ang ulo. Merong black sheep, sigurado yan. Itinadhana yan eh. Totoo yun, itinadhana yan. Pero huwag kayong mag-alala, dahil may value system na ginawa ang Panginoon Diyos para maging pamantayan, maging panuntunan ng bawat isa. Amen po ba? Wow, thank you Lord, thank you. Makatao pa rin, being a leader demands a lot of patience, perseverance, and sheer optimism. Filipinos are excellent in portraying a good model of people with values, virtues, and integrity. Being makatao would simply means by respecting each other's rights and opinions regardless of existing differences in between. Alam mo, itong value ng mga Pilipino, no? Openly abuse. Yes, openly abuse tayo, no? Sapagkat we are by nature respectful. Tama? We are by nature respectful. Hindi ka pinagmamano, nagmamano ka. Hindi ka sinasabi ang magpo at opo ka, nagpupo at opo ka. Hindi mo naman tatay, tinatawag mong tatay. Hindi mo naman sir, tinatawag mong sir. So by nature talaga, ang mga Pilipino ay magagalang. Alam mo, dahil sa pagiging sobrang magalang ng mga Pilipino, inabuso ng mga dayuhan. Wow! No? Inabuso. Sapagkat talagang likas ng mga Pilipino yan eh. Anong ibig sabihin natin? Kapwa as a core value system. Ibig sabihin, kapwa tao, kapwa Pilipino, pakikisa, pakikisangkot, pakipaglagayan, pakikisawa, pakikilaw, pakikitungo. Ito ang mga dapat nating tandaan dito sa community natin. No, minsan laki, nabasa ko si Pastor Kiko eh, umulan ng malakas, nagbara yung estero. Di ba? Bakit nagbara estero? Ang dami mga basura. Pakikitungo po yun. At pakikisangkot. Sige, nagbara na. Given na yan, nagbara na. Ano gagawin natin? Di dapat sama-sama tayong maglinis ng estero. Tanggalin yung bara. At sama-sama tayong i-remind ang ating community na susunod, huwag nyo nang itapon. Huwag nyo nang itapon direct sa estero. Ha? Tama, ilagay sa tamang lalagyan. Punta kayo sa church, dito nyo ilagay. Hindi, joke lang. Ha? No? Ha? Hindi, may pera sa basura, alam nyo ba? No? The greatness of humanity is not being a human, but being a humane. Wow! Sabi ni Mahatma Gandhi yan. No? Sabi niya, ang kadakilaan ng sangkatauhan, hindi dahil siya ay tao, kundi yung pagiging makatao niya. Wow! Nuli ka sa mga Pilipino yan, yung pagiging makatao niya. No? Tatanggal. Sorry ah. Isalin po natin sa ating lingwahe, ang kadakilaan ng sangkatauhan ay hindi sa pagiging tao, ngunit sa pagiging makatao. We are all equal in the eyes of God. There's either Jew or Greek, neither slave or free. There is no male or female, for you are all one in Christ Jesus. Amen! Woo! Palakpakan natin ang Panginoon. Galatians 3:28. So, tatlong bagay, maka-Diyos, maka-bayan at maka-tao. Ito yung bagay na dapat nating taglayin para maibibigay natin ang ating pagmamahal sa bayan. Ang pagiging makatao ay pagiging makadiyos. At
At ang pagiging maka-Diyos ay ang pagiging tulad ni Kristo Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Lord, thank you, thank you. No? Loving your country is loving your neighbor. Serving your country is like serving our neighbors. Sacrifice for country is a sacrifice for neighbor. Neighbor means someone who you do not know personally. Someone like a stranger who just arrived and you know nothing about them. Greater love for nation is having empathy and generous heart for your neighbors. Who are these neighbors? Tayo po yun. Tayo pong magkakapitbahay. Tayong may karatig puok, no? Yung neighbors natin, pati girlfriend mo, Jessril, neighbor mo na rin yan. Pati jowa mo, neighbor mo na pa rin yan. No? Empathy means rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Be of the same mind toward one another. Romans 12:15. Kaya pag may namamatay sa atin, ano? Grabe. Diba? Yung pakikiramay ng mga Pilipino, empathy po yun. Pero alam niyo po yung pinakamagandang halimbawa ng empathy na nakita ko. Habang naglalakbay, ang Panginoong Diyos papuntang Nain, no? Nakita niya yung byuda na tumatangis kasi nasa ano sila eh, prosesyon ng puninarya. Namatay yung anak niya, yung lalaki. Dahil sa pagtangis niya, nakita ng Panginoong Jesus ang kanyang paglulumbay. Lumapit siya sa babae. Sabi niya, "Do not cry." Sabi ng Panginoon. Grabe yung empathy ng Lord, ha? Do not cry, sabi niya. Tapos sabi niya, bumangon ka. Patay na yun, ha? Pinabangon niya pa. Amen po ba? Ito yung klase ng empathy na kailangan natin. Pag nakita natin may nagtatapo ng basura, huy, huwag mo ka magtapo ng basura, dagdagan mo pa, oh. Hindi, dapat paalalahanan natin sila. Pag nakita natin yung ating kapitbahay, walang uulamin. No? Kung dalawang tuyo ang ulam mo, bigay mo yung isa. O kaya sabihin mo, turuan mo, para may kanin ka ba? Opo, may kanin. Sige, isabit mo yung tuyo, amuyin mo na lang habang sumupo ka. Diba? Grabe yung empathy mo nun. Kung po pwede pong ibigay sa ating kapitbahay ang tulong na kailangan nila, huwag po tayong mag-atubili. Ang sistema, mga kapatid, ganito. Ito, real talk tayo. Hindi mo na nga tinulungan, inalipusta mo pa. Diba? Uy, ano yan eh? Ayokong tulungan yan kasi ano yan? Jowa ni ano yan? Patay na. Hindi mo na nga tinulungan, inalipusta mo pa. Nagkasala ka tuloy ngayon. Huwag ganun, ano? And then, sabi nila, generous heart, sabi nila, empathy is the key that can unlock the door to our kindness and compassion. Kaya, napaka-importante na meron tayong empathetic heart, no? Especially, ibaba mo raw yan, ineng, no? Especially to our church leaders, we church members, no? Dapat makitaan sa atin ito. Wow, nag-uumpisa pa lang pala tayo. Yay. The parable of the Good Samaritan show us, this is very important, ha? Ito ang kahintulad ng kalagayan ng ating bansa. Show us that our country, that our society, our communities, relationships are not permanently broken. Yung nakikita nyo po sa paligid natin, no, sa ating kapaligiran, sa ating bansa, hindi po yan permanente. Lahat po yan ay may solusyon. Lahat po yan ay may patutunguhan. We can restore them. And it can all begin with reaching out to the other, whoever they are, whatever state they are in. This is what the Bible says. Submit to one another out of reverence for Christ. Ephesians 5:21. Don't forget to do good and to share what you have because God is pleased with this kind of sacrifices. Hebrews 13:16. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for the Good Samaritan not only exposes the realities of our social wounds, it offers us a way of healing them. We are all persons in the parable. Tatlo po yung major character doon eh. Yung mamang binugbog, yung pare, hudyong pare, yung libita,
tsaka yung Good Samaritan. We are sometimes that priest that ignores the situation of country of our neighbors. We are sometimes that Levi professing God's people and yet reluctant to help others. Why? Bakit? Ang tunay na kalagayan ng ating sambayanan, simbahan at bayan ay maihantulad sa parabolang ito. Na kung saan isang bayang pinabayaan, binugbog, ninakawan at halos mamatay. This is what happening now. We are self-centered, not Christ-centered. Wala akong pakialam. Basta iniisip ko yung sarili kong kagustuhan. Wala akong pakialam kung Christian yan o hindi. We are after our own faith, not minding our country, our neighbor. Yet, yung karakteristik ng ating Panginoong Jesus, itong great parables of redemption, siya, the parable of the Good Samaritan is a parable of, excuse me, redemption. He not only casts out a light on the brokenness of our situation, He always opens the door for us to change. Amen, amen. Amen po ba? Change that need to start within us. Samahan niyo po kami, no? Ating pag-aaralan itong parabola na ito. Lucas 10:32-35. Take note of that. Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem, papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. 31, nagkataong nanduman doon ng isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumiis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Wow, 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 wow. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya ay naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak at ang mga sugat ay binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay. At sinabi, alagaan mo siya at higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbabalik. Hallelujah. Lord, thank you so much. Let's pause for a while. Thank you so much, Lord, for this parable. Thank you, Lord, for this messages, O God. Allow us, Lord, to understand this better by heart, not by mind, but by heart, Lord. And Lord, allow us to be in that position of this parabola, Panginoon. Hallelujah, Lord. Samahan mo po kami. In Jesus' name, amen. The parable that Jesus shared to many, important points to be revisited and learned from it in the point of view of loving our country or our neighbor. Verse 30. Amen. Sumagot si Jesus at may isang naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Our country, in our community, will encounter disorder and brokenness. Looking at the motherland, situation of havoc and confusion. Where is she going? Who will help her to stand again? Who? Other countries? Who will help your community? Who will help your neighbors? This is the questions addressed to everyone. No? Alam nyo, pagkatapos ma-elect ni BBM, ang anti-Marcos movement naging ano na rin, active. Okay. Nakakalungkot lang. Balik sa Romans kanina, di ba? Dapat they respect this government as stated in the Bible. But again, they're moving again. Ayan, binuhay na naman nila yung spirit ng EDSA. For what reason? Again, this country needs someone who will understand the situation. This community understand who will understand this community.
This community needs neighbors who will understand their neighbors. Hindi ang barangay ang makakatulong sa atin. Hindi ang gobyerno makakatulong sa atin. Ang makakatulong sa community na to, tayo-tayo rin. Amen. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ng Diyos sapagkat binigay niya yung wisdom na yon. No? Halimbawa, example. Halimbawa, si sister, hindi niya nilakad yung mga permit natin. Magiging illegal pa rin. Tama po ba? Halimbawa, hindi niya lakarin yung ating mga kuryente, yung ating mga patubig. Anong mangyayari sa atin? We really need to help each other to make this community better again, as promised by God. Amen po ba? Amen, amen. Okay, sa 31, nagkataong dumandi ng isang paring Hudyo na makita ang taong nakahandusay, lumiis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Are we like this priest? Seeing the ailing situation of our country and our neighbors, nakita mo na nagugutom yung kapitbahay mo, eh dumaan ka lang and do nothing about it. Nakita mo na mga problema ng bayan. Di ba? Where is your love for your country? Where is your love for God? Where is your empathy? Where is your compassionate heart towards many? Let me point this. Where is your love for God? If you are professing that you love God, that you follow God, we must help our neighbors. Amen po ba? Amen. This is what we need. Love your neighbor as yourself. Matthew 22:39. Sinabi po ng Bible yan, ha? Hindi lang po natin sinabi dito sa LOJ. 32, dumandi ng isang Levita. Ngunit nang makita niya ang taong binubog, lumiis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Are we blind like this Levi? Who acted that he doesn't see anything? Minsan ba bulag-bulagan tayo? Minsan nga, hindi mo na nga binigyan ng tulong, hinusgan mo pa. Is this the kind of love that we could give to this country? To our neighbor? Again, where is our empathy and compassionate heart? No? Nasaan na? Hindi ko alam kung nasaan na siya. Verse 30, everyone knows God is real. But people reject Him because they love their sin and don't want to submit to Him. Then Satan comes in the picture, blinds the minds of them so that they won't come to the truth. Hallelujah. Sabi niya. Are we spiritually blind? When you're spiritually blind, you are separated from God and you will continue to lie yourself. Sasabihin natin, God's not real. The Bible is false. Hell is fake. I'm a good person. Jesus was just a man. 1 John 2:11, sabi niya, but anyone who hates another brother or sister is still living and walking in darkness. Such a person does not know the way to go, having been blinded by the darkness. Hallelujah. In verse 33 to 35, the real hope has come. The new hero of our time has just arrived, and the savior of this country and our neighbor, simply unnoticed by doing his best to help. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya ay naawa. Nilapitan niya ito at binuhusan ng langis at talak. Ang mga sugat ay binendahan. Pagkatapos ay sinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. At kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahalin ng bahay panuluyan at sinabing, alagaan mo siya. At higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. Hallelujah. Loving God is loving your country. Loving your country is loving your neighbor. Above all, love is exemplified by the Lord Jesus. He died for nation Israel and for the Gentiles like us. He died because He loved you. You and you. Amen. Are you willing to sacrifice for your country and neighbor as what Jesus did? Ready pa po ba tayo?
na magsakripisyo para sa ating bayan, para sa ating pamayanan. Can I say amen? Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. The lesson learned from this parable is a lesson for loving our country. A lesson must be inculcated to our hearts. Unang pumpunto. Konti na lang po. Like the Good Samaritan, we need to open our eyes. Why eyes? Physically, our eyes is wide open but ignoring to understand what's happening to our surrounding. And this attitude is a defeatist attitude where we are more inclined to accept the prevailing situation. We are inclined to complacent and agreed what's happening before your eyes. Nakita mo ang iyong kapitbahay, no, nagugutom. Nakikita mo ang bayan, niloloko ng mga politikong nag-hoard ng sibuyas. Di ba? Nakakalungkot. Sibuyas lang ino-hoard pa. Grabe. Anong gagawin natin? Magbubulag-bulagan ka. Nakita mo ang iyong kapitbahay. No, naghihirap na talaga. Kulang na lang siguro mag-suicide siya sa paghihirap. Ano mo ba siya? Hindi mo na lang siya iintindihin. Bahala ka sa buhay niya. Bahala siya sa buhay niya. Sabi ng Panginoon sa Mateo 6:22-23, ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag yung buong katawan. Ngunit, kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman. At ang iyong buong katawan at ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay nasa kadiliman. Sino ang kayang tikisin ang kanyang kapwa? Wala, di ba? Tayong lahat ay handang tumulong sa ating kapwa. Sapagkat ang hindi tumutulong sa kapwa niya ay nagkakasala sa mata ng Panginoon. Point 2, like the Good Samaritan, we need to open our hearts. Why heart? Opening our hearts to others, we are actually humbling ourselves before God. Opening our hearts to others is simply expressing your genuine concern to others. Opening our hearts means we are significantly accepting that our neighbors are equally important. Amen, amen. Hallelujah, Lord. Thank you. Sabi niya sa Philippians 2:1-15, sabi niya, so if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interest, but also the interest of others. Have this mind among yourselves, which is your in Christ Jesus. Amen, amen. Amen. Hallelujah, Lord. Lastly, point number 3. Like the Good Samaritan, we need to open our hands. Contribute to the needs of God's people and welcome strangers into your home. Those who are gracious to the poor, lend to the Lord and the Lord will fully repay them. Proverbs 9:17. Palakpakan natin ng Diyos. In many ways, the miracle of being charitable is its own reward. But as this verse notes, being compassionate to the people who are less fortunate is also something that God will reward. Amen and amen. Hallelujah, Lord. Thank you. Greater love for nation. We need maging makadiyos, makabayan, at makatao. In fulfillment of God's command, loving our neighbors, loving our country, is ultimately loving our God. In doing this, we must open up our eyes for others. Open our hearts for others. Open our hands for others. Because we are not serving men, but we are serving God. Amen. Let me end this Sunday sharing with a story. A story of very famous nun of our time. No? One day,
nag-knock sa kumbento yung babae, middle age eh. And then yung nandito si Teresa, Mother Teresa. And for 2 days hindi ko makain yung babae. And you know why? Yung babae may kasamang mga bata. And then she can only give rice. Binigay niya yung rice sa babae, 2 kamay. And then yung babae pinigay yung rice doon sa mga bata. And then bumalik, binigay niya uli yung rice doon sa kasama ng mga bata. What do you mean by this? If we are willing to give and willing to sacrifice for our neighbors, it is very rewarding. Amen. In the eyes of our Lord. It is the true measurement of loving our country. Love our neighbors. Love our community. Love our church. Is equally important as we love Jesus Christ. Amen and amen. God loves you. Shalom, shalom. Lord, thank you so much for this wonderful day. Thank you, Lord. We believe, Lord, that this moment of reckoning, moment of knowing you, that we really need love our neighbors as we love you. Again, Lord, as you teach our hearts, continue cleanse our hearts as we profess our faith and we continue to be like you. In Jesus' name, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God loves you. Hindi pa napaka po natin ng Lord. Mahal po ba natin ang bansang Pilipinas? Mahal po ba natin yung ating pong kapwa? Higit sa lahat, mahal po ba natin si Lord? Di ba sabi po sa, gusto ko lang pong bago tayo magtapos po sa ating pong Greater Love na series po natin. Sabi ng Bible, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya kayang magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid, sa kanyang kapwa, at sa ating pong bansa. Kung talagang nagmamahal tayo sa Diyos, ang reflection po nito ay pagmamahal sa kapwa. If you don't love your husband, your wife, your family, your neighbors, no, your classmates, your co-workmates, your churchmates, even our enemies, kapag hindi natin kayang mahalin, ay hindi natin mahal talaga si Lord. Ang tanong, mahal po ba natin ang Diyos? Pangalawa, mahal po ba natin ang ating pong kapwa? No? Meron pong nagugutom, meron pong mga nangangailangan po. Baka ho tayo, bless the bless. May bago tayong motor, meron tayong bagong bigas, may bago tayong trabaho, no? Meron tayong si John na makagraduate na sa bawat sa puso atin, may mga paupahan na. No, we are blessed for such many things. Ang tanong, nagiging pagpapala ba tayo sa iba? Hello? Especially, the mandate that God has given us is to not only share what we have about foods or material things. The greatest gift o yung pinaka-the best na masishare po natin, yung talagang, yung dakilang pagmamahal ni Jesus. That once upon a time, Jesus died on the cross. Gusto niya tayong iligtas sa kapahamakan, sa apoy ng impyerno. Ginawa niya po sa ating lahat po yan, iligtas tayo ng Panginoong Diyos. At nawa, kailangan po natin po mag-rescue sa bawat isa po sa atin. Especially, ang labanan po, hindi po yung patayan. Hindi natin kailangan ng tabak. Nang literal, ang kailangan po natin, yung espiritu o spiritual na tabak, walang iba kundi ang salita ng Diyos. At yan ang magbabago sa bansang Pilipinas. At yan ang magbabago sa akin at sa iyo. At patuloy ng bansang Pilipinas ay tatawaging muli na perlas ng silanganan
dahil sa mga anak ng Diyos na ibinigay din ang buhay para sa bayan. At ikaw at ako ang totoong bayani ng bansang Pilipinas. Yung may mga takot sa Diyos na handang ibuwis ang buhay para sa bayan. Sabi nga, di ba, sa kanta ng Lupang Inirang, ang mamatay ng dahil sa iyo, sa bansang Pilipinas. Pero naman po sa atin, ang mamatay para kay Kristo. To live is Christ and to die is gain. Ang tanong, kaya po ba natin ibuwis ang ating buhay para sa ating pong Diyos? Para po sa ating pong bayan? Hello! Umatin nga lang po, nahihirapan naman tayo. Di ba? Simulan po natin sa maliliit na bagay. Hanggang sa matapos po ito, magawa po natin po ito, isang araw magkakaroon ng pagbabago. Magsimula po sa ating family, sa komunidad po na ito. At isang araw po, sa bawat probinsya, sa bawat lungsod, sa Bulubundukin, sa Karagatan, sa Kapatagan, sa iba't ibang isla ng Pilipinas, at sa mga OFW po natin, naniniwala po ako, there's a great revival. At ginagawa na po ng Diyos sa Amerika, sa iba't ibang bayan. Nakikita po sa social media. At nawa, ang panalangin ko po, Lord, magyang bansang Pilipinas, isama niyo na po sa Great Revival at patuloy na ikaw po ang kumilos. Sa totoo lang po, ang lakas po ng espiritu ng idolatry sa bansang Pilipinas until now. Alam po natin yan. Hindi po ako natatakot sabihin po yan. Magalit na po sa akin ang ibang relihiyon at yung ibang paniniwala. Pero mas ipaglalaban ko yung katotohanan. Kasi ang katotohanan na magpapalaya sa bansa po natin. Let's all pray. Let's stand. And let's thank God for this afternoon. We are so blessed. Maraming salamat po, Lord. At maraming salamat po, Sir Louis. Brother Louis. God bless you po. At patuloy, ipanalangin po natin yung kanya pong, yung kanya pong wife, si Ma'am Grace Reyes. Siya po ay struggle po sa cancer. Dito po sa stomach. No? Mayroon pong problema sa stomach. And I declare right now, ng Diyos ang magpapagaling sa lahat ng may sakit at karamdaman. Hallelujah. Let's raise our hands. Palakpakan natin ng Lord. Lord, maraming salamat po. We know and we believe that you are the Lord and Savior of this land and of this nation, Lord God. Patuloy po na binugbog ang aming bansa na parang nakahandusay na, Panginoong Diyos, na halos patay na dahil sa kasalanan, dahil sa sumpa, dahil sa kahirapan, dahil sa korupsyon. Pero maraming salamat po. May mabuting Samaritano. Merong Diyos na nagmamahal po sa amin, na tumulong po sa bansa pong ito. Salamat po, Lord. Dahil ang bansang Pilipinas is the only Christian nation in Asia. Pero sa totoo lamang po, meron po kaming agam-agam na talaga bang mga Kristiyano yung mga Pilipino, o ito ay isang bansag lamang po o pangalan lamang po, posisyon. Pero ang panalangin po namin na hindi lamang po pangalan ang pagiging Kristiyano, hindi lamang po ito word, kundi ito po ay maging person, kundi ang bawat isa po sa amin, Panginoong Diyos, ay makita ang pagiging makadiyos, makabayan at makatao. Salamat pong muli. Ang panalangin po namin na sa umaga pong ito, Lord, patuloy na ang unconditional love ay mamutawi sa aming mga puso. Lord, patuloy na mahalin po namin even yung mga hindi kaibig-ibig na tao sa aming kapwa, ay patuloy po namin aabutin. Ngayon pa lamang, Lord God, I pray, give us a compassionate heart. Amen. To rescue every person, not only in our family, not only in this community. We pray, Lord God, kahit, Panginoong Diyos, yung strangers, kahit ibang lahi, kahit ibang barangay, kahit ibang probinsya, ibang komunidad, kahit yung mga OFW, kahit yung mga foreigner na mga kasulubong po namin, Lord God, maipadama po namin ang pagmamahal po sa kanila. Lord, salamat po. Use us a vessel of your feet, Lord God, and hands to experience the love of Jesus, Lord God, ng mga tao na sa paligid po namin. Lord, kami po yun, Panginoong Diyos, nagagamitin mo upang madama ng mundo pong ito ng mga tao sa paligid po namin na meron talagang Diyos na nagmamahal sa kanila.
And we pray, hindi lamang po ito katuruan, kundi ito ay ma-apply po namin mamaya pag-uwi po namin sa tahanan, that we are blessed to be a blessing to other people and to love one another. Thank you so much, Lord God. I pray na sa lahat ng dumalo sa church po na ito, sa church man o sa nasa online, I pray, Lord God, ikaw po ang magpala sa bawat isa po sa amin. Financially, emotionally, Lord God. Lord God, even physically, I declare right now, healing upon healing in your body in the name of Jesus. I declare right now, wala ka ng cancer, wala ka ng sakit sa baga, wala ka ng bukol, wala ka ng sakit sa puso, wala ka ng sakit sa brain, wala ka ng problema sa tuhod, wala ka ng problema sa paa, at sa pangalan ng Panginoong Jesus, magaling na yung sakit mo in the name of Jesus. Paniwalaan mo lang ito. Ang Diyos ang magpapagaling sa iyo. Ang Diyos ang magpapagaling sa puso mong pagod na, puso na broken at empty. Ang Diyos ang magpupuno ng puso mo. Pagpapalain ka ng Diyos, bibigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon sa pangalan ng Panginoong Jesus. I pray, meron po sa amin po ngayon, Lord God, talagang bigat na yung kanyang puso. Salamat po. Continue empower him or her in the name of Jesus. I pray, Lord God, meron po sa amin, sinisingil na po, Panginoong Diyos, ng nagpapaupa, sinisingil na po ng Bombay o ng kanyang kaibigan na hiniraman at wala po siyang pera. Lord, I declare right now, maghimala ka sa finances po nila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, I declare right now, ikaw po ang magbigay ng katalinuhan sa mga estudyante. Patuloy silang makatapos ng pag-aaral. At Lord, hindi lang po katalinuhan sa mga subjects na meron po sila. Even Lord God, wisdom and knowledge in your word sa mga kabataan po namin. At patuloy din po nila ma-win ang mga kaklase po nila para po sa iyo. I pray for the businesses sector, Lord God. I pray na ikaw pong mag-bless po sa kanila po, Panginoong Diyos. At magkaroon ng mga values formation sa mga companies. I pray, Panginoong Diyos, Lord God, sa aming economy, ikaw po magpala po nito. Sa aming gobyerno, wala na pong corrupt. Patuloy, a godly governance, Lord God, will manifest in this nation in the name of Jesus. Bless our president, vice president, our government officials, Lord God, in the name of Jesus. We pray also, Panginoong Diyos, sa bawat komunidad, peace and order and unity and love and compassion to each and every one of us. And I declare the greater works of the Holy Spirit continue pour out in our hearts so that, Lord God, kami po ay maging kagamit-gamit para po sa iyong karian. Salamat po muli. Continue bless Brother Louis Reyes and his family. Salamat po, Lord God. We pray for great revival din po sa kanilang family. Lahat sila mabuborn again sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord God, yung problema ng kanyang mga kapatid, Lord God, yung kanyang nanay, yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, yung kanyang apo, sa pangalan ng Jesus, ibe-bless mo patuloy ng karunungan ni Sir Louis at ang kanyang buhay ay magiging patotoo na siya po ay tunay na lingkod mo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa lahat ng dumalo, sa lahat ng nasa online. Ngayon pa lamang, we declare, Lord God, transformation and revival, Lord God, hindi lamang po, Panginoong Diyos, sa buong bansa, Lord God, kundi, Panginoong Diyos, sa puso ng bawat Kristiyano na magkaroon po ng alab, ng puso na patuloy kang mahalin sa pamamagitan ng pagmamahal po namin sa aming pong pamilya, sa church na meron po kami at maging sa bayan po na ito. Salamat din po, Lord God. Ito po ang aming panalangin at ikaw po ang siyang manguna po sa isang linggo po na ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Binabalik lamang po namin lahat ng papurik pagsamba tanging sa iyo lamang, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat na nagmamahal sa Panginoon, nagmamahal po sa pamilya, nagmamahal sa kapwa, sa kapitbahay, at nagmamahal sa bayan ay sumigaw ng malakas na Amen! 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 Ang tanong, do we love Jesus? Sige po, sigaw po natin na si Jesus ang magaring sa ating po mga buhay. 1, 2, 3, go! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! And Jesus reigns! Muli, magandang-magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa mga nanay at tatay po natin, kita-kitsu tayo mamayang alas 3, imedya ng hapon. At meron tayong mga games, mga icebreaker, meron din po tayong Word of God. Kung paano nyo po mas lalong mamahalin ang inyo pong mga asawa. At tayo po ay meron konting salo-salo. Alam ko po, gusto nyo po ng nachos. Amen, mga nanay, mga tatay. Gusto nyo po ng masasarap na pagkain. Mamaya po, 3:30, huwag po kayo mawawala. At sama niyo po ang inyong pong asawa. At kung kayo po ay byudo, byuda, punta pa rin po kayo. Meron pong magandang mensahe ang Lord sa bawat sa po sa atin. Maging sa online po, kayo po ay kasapi, kasama mamaya po.
i-join niyo po ang inyong asawa at patuloy na kayo rin po ay kasama sa games po natin at mga tanungan. Muli, maraming salamat po sa inyo, and to God be the glory. Good afternoon everyone, and see you tomorrow. I see you later pala, and see you tomorrow. God bless you all. Thank you so much. Thank you sa mga dumala sa church. Thank you sa aming pong speaker, Brother Louis Reyes. Thank you sa mga nasa online. Isi-shoutout po ni Jenny Lu. Magpasalamat ka, Jenny Lu, sa kanila, sa mga nanood. Thank you so much po. Nabuhay po kayo. God bless you all. And advance happy anniversary sa ating pong Church ng Love of Jesus, Valenzuela. See you later, 3:30 p.m. Yan, magandang araw po sa inyong lahat. And yan, thank you very much po sa inyo na mga nanood po, sa nag-stay po na 10 viewers natin. Maraming salamat po sa inyo. Then nag-stay po kayo sa ating gawain. And we pray po na hindi lang po ngayon namin kayo makita, kundi sa mga susunod po nating gawain. Thank you very much po sa lahat na nanonood. And paalala po mamaya, meron po tayong gawain sa couples night po. Mamaya pong alas 4. Kaya po, sa lahat po namin may mga couple dyan, yung mga may asawa na, manood po kayo mamaya para matutunan din po ninyo yung aral na matututunan mamaya. Yun lamang po at maraming salamat. Hindi ko na po kayo si shout out, pero magpapasalamat po kami sa inyong panonood. Maraming salamat po. Thank you.